Alright, mga pukso. Ngayon, mga pukso, gawa tayo doon na reaction sa pangalawang song, mga pukso. Ito talaga sa lahat. Ididikit ko to sa lahat na mga OFW, mga kapugs. At saka ginawa ko to para sa akin talaga to, yung first verse dito, mga kapugs. Para sa akin talaga to. Kasi i-explain ko sa inyo mamaya, mga kapugs. At saka yung second verse, yung chorus sa ano to, yung mga kapugs. Ina-address ko to sa pamalaan, mga pong, sana mabigyan nila ng attention ng pag yung nag-a-abroad pa tayo, na sana ma-solve na, na hindi na tayo mag-a-abroad, di ba, mga pogs? Asa sa ano, mga pogs, sa third verse naman, ito talaga para to sa mga pamilya natin sa Pinas. Sana maisip nila kung gaano tayo ka hirap dito sa abroad. At saka yung sa yung pang fourth na verse, para dito sa mga pamilya sa Pinas nga may pamilya dito nag-abroad, na sana suportahan nyo yung pamilya nung nandito sa abroad, yung parang support kayo na ganito, para umasinsa, di ba, umangat konti, mga kapos, di ba? Alright. So, eto, mga kapos, sa first verse, mga kapos, pakinggan muna natin, mga kapos, yung first verse, di ba? Bago natin i-explain, mga kapos, kung bakit nagawa ko tong song na to, mga kapos. Alright! Oh, yeah! Ilang taon ka na nagtrabaho sa Pinas. Bigla mong naisip na paubos na pala ang iyong oras. Oh, yeah. Sa sobrang daming panahon, ginugol mo sa trabaho, ngunit hindi ka pa rin nag-grow. Yeah, akalain mo naman ang liit ng sweldo. Hirap nga makabili ng isang balot na puto. Yeah, kaya naisipang mga ibang bansa. Kahit sa pamilya ay nagluluksa. Kahit gaano kahirap ng trabaho ay titiisin. Para sa pamilya may hahain. Sarili lagi na lang tipirin. Tingin sa sobrang daming bayarin. Yeah. Bayarin. Yeah. Yan, mga folks. Yan, yung first verse na yan. Inano ko yan sa sarili ko, mga folks. Kasi ako talaga, mga folks, naisip ko talaga yun, mga folks, ilang taon na ako nagtatrabaho, mga folks. Parang naisip ko na habang tumatagal, siyempre paangat yung edad natin, di ba? So naisip ko yun, ang tagal ko na sa actually, mga kapugs, 18 years old pa lang ako, mga kapugs, nagtatrabaho, nag-factory workers na ako, mga kapugs. So yun, doon naisip ko yun, mga kapugs, na parang wala talagang mangyayari pag doon lang tayo lagi sa Pinas, pag ganun lang lagi yung wage natin, yung rate sa sahod natin. Parang pagdating ng 15 days yung sasahuran, minsan mag-negative pa, di ba? Kung may pinapaaral ka, mga kapatid mo, tapos may mag-uupa ka pa, tapos mahal pang bilihin na pagbigas, pagkain, siyempre, sa transportation, mahal pa rin. Ganun talaga pag mangyayari sa'yo. So, naisip ko yun, mga kapugs, na doon na nga, na doon sa first verse na yan, na ilang taon na ako nagtatrabaho, wala pa rin nangyayari. So naisip ko yung nag-a-apply ako ng abroad, mga folks. Kaya ngayon nandito na ako sa Korea, mga folks, sa awa ng Diyos. Simple, manalangin din tayo, mga folks, para gabayan niya tayo.
kung ano man yung ambition natin, huwag tayong susuko na maabot natin to mga kapos. Kasi si Lord, andyan yan lagi. Kasi nga, may kasabihan, pag kumilos ka, tutulungan ka niya. Pag hindi ka kumilos, paano yun? Wala talagang mangyayari pag hindi ka kumilos, di ba? Di ba? Ako sa Pinas, kapos, gabi yung mga challenges, pero hindi ako sumusuko dun mga kapos. Kasi nga, siyempre, self-supporting, solid ako sa dati mga pugs. Pero, kinaya ko yun. Sana'y nadala ako nun mag-isa mga pugs since nung nawala yung tatay namin mga pugs. 6 years old pa ata ako nun. O 7, mga ganun na edad. 7 or 8. Ganun na edad mga pugs. Kaya, ako talaga na, siyempre, alam ko na yun paano ko igagain yung sarili ko mga kapos. Ayan, nung nagkaano na talaga, inano ko yun na, pag lagi tayo dito sa Pinas, wala talaga mangyayari. Yun na, mag-negative pa tayo. Hirap nga, hirap. Mga, kung gusto mong bilhin, gusto mo sa sarili, hindi ka makabili. Diba? Ayan, nung, kahit, ilang oras, ilang, kahit gaano kahabang isugal mo dun sa trabaho mo, kahit gaano kahaba yung oras, yung nag-OT ka ng ilang oras ba yun, wala pa rin mayayari. Oo, sa totoo lang mga kapos, totoo ba yun? Kasi ako dati na, ano, nung iniwan kong company dun, halos, andun lang yung ano ko, andun lang yung mukha ko sa company dun. Yun na, kasi nga, pa, sobrang ano ka na sa company ba? Sa trabaho mo, sobrang love mo yung trabaho mo. So, hindi mo iiwanan yung trabaho mo kahit, parang di ka tinatabla ng pagod dahil sa sobrang love mo yung trabaho mo, kapos. Ganun talaga, kapos. Kaya, yun. Inano ko yun, yung time na yun, nag-a-apply na kasi medyo matagal na rin ako dun sa company na yun, pero hirap talaga nung umangat yung sahod mo. Kahit nga, yun sabi ko sa inyo na sobrang love ko yung trabaho ko, andun lang ako lagi sa parang dun talaga binuhos ko yung oras ko sa company na yun. Pero at least marami din akong na-experience dun, na-encounter ng mga tao na ganun. Dami kong na-learn dun sa company na yun, mga po. Alright, so, yan talaga pag may gusto tayo sa abutin sa sarili natin. Laban lang tayo, mga po, fighting. Alright. So, next, mga po. Punta naman tayo sa ano, mga po. Sa second verse. So, pakinggan mo natin, mga pugs. Second verse. Yeah, hirap talaga so, pakinggan mo natin, mga pugs. Kasi ang lugar ay hindi sa'yo. Kilos mo lagi mong binabantayan para na rin sa sarili mong kapahakanan. Kailan kaya ito matuldukan ng mga opisyal ng ating pamahalaan? Pamahalaan? Iwan na bansa lumalayo sa ibang bansa dumadayo. Yun mga pugs. Ito, talagang yung sa chorus na to, yung verse na to mga pugs. Ina-address ko to sa pamahalaan mga pugs. Na sana matulukan na nila yung mga kababayan natin na pumunta. Kailangan pang pumunta ng ibang bansa para magtrabaho. Sana maisip nila yun. Kasi nga, hindi naman lahat ng mga OFW maswerte. Diba? Lalo na dun sa Middle East. Minsan, ina-happy sila, diba? Nakikita natin yun sa social media, diba? Yung mga ina-happy sila. Kawawa talaga. Kawawa talaga pag ganun. Kaya nga, yung in-address ko to sa mga official ng pamahalaan na sana matulukan na to na ganito, ano. Na sana hindi na tayo mag-abroad para
iwan pamilya natin para sa kinabukasan ng pamilya natin, di ba? Kaya kahit nga nahihirapan tayo, di ba? Mag-aabot pa rin tayo para sa pamilya natin. Kaya sana yung nasa mga government officials, sana makita nyo to na ano, na hirap talaga pag nasa ibang lugar ka, yung kilos mo binabantayan mo talaga yun, kasi nga nasa ibang lugar ka. May mga lugar talaga na sobrang higpit na pinapatupad talaga nila yung ano nila, yung ano, yung batas nila, sobrang higpit talaga, lalong-lalo na sa Middle East, diba? Yung mga Middle East, mga kababayan natin dyan, ingat po kayo. Mahirap talaga pag ganun nakakabot. Maswerte lang nga kami na sa open country kami, pero nag-iingat din kami dito, di ba? Nag-iingat din kami dito sa Korea. Iingat, siyempre, may batas dito na sinusunod natin, di ba? Kaya hindi, kaya sabi ko, sana matulukan na to para hindi na tayo pumunta ng ibang, kahit hindi na tayo kailangan pumunta ng ibang bansa para iwan pamilya natin. Sana mga government official, marinig nyo to yung na sana matulukan na ninyo yung ganitong sitwasyon, na hindi na kami magkaroon na tayong maraming trabaho dyan sa atin, at sana yung sweldo natin tataas na rin. Ganun. Yung parang hindi naman tayo masyadong mababa, sobrang baba. Diba? Nasa, kahit nasa middle lang tayo, okay na yun. Hindi yung sobrang ano. Kasi yung nasa ano tayo, mahirap talaga, kailangan talagang umalis na ibang bansa. Diba? Alright. Punta na tayo sa third verse, mga kapos. Minsan na-miss namin ang pinaas. Yes. Gusto na namin tumakas. Amo namin mapangahas. Amo namin. Mura, sikaw ay aming pinalampas. Kasi pamilya right. namin ang nabibigay sa aming right. lakas. Sila lagi lakas. Iniisip namin baka makubusan pambili ng bigas. Pambili ng bigas. Yun. Yung sa third verse na yun, mga kapogs. Dito talaga pag mangibang bansa ka, hindi mo talaga maiwasan yun na magkaroon ka ng amo na aapihin ka, yung mumurahin ka. So baka pumunta ka sa gera na hindi mo alam yung sino ang kalaban mo. Ganun yun, mga kapogs. Ganun dito yung mga OFW. Pumunta kami sa ibang bansa, hindi namin alam kung sinong yung kalabanin namin na ano, na tao, mabait ba siya, kung may awa ba, marunong ba maawa. Ganun kami ka ano, kaya fight pa rin kami para sa pamilya namin, mga kapogs. Kami mga OFW dito, kahit na minumura kami, ganun, kahit na anong mga sinasabi, yung masakit na salita, pinalagpas na lang namin yun, mga kapogs, mga ganun, mga kapogs. Kasi nga, iniisip namin yung pamilya namin sa Pinas, na yun. Sana hindi sila maubusan na pambili ng ano, mga pagkain, pambili ng bigas. Kaya tinitiis namin dito. Yung iba, maswerte, yung maamo nila, mabait. Swerte, napakaswerte ng mga yun. Kaya, yun, bless sila nun, yung amo nila, mabait. Pero, yun. Dito sa, ano, mga folks, dito sa Korea, talos naman mga amo dito, mabait. Pero makachimpo ka lang talaga na yun talaga. Parang yung mora dito sa mga yung matatanda, parang habit na lang nila. Pareho din sa atin, mga kapogs, yung mga lola natin, lolo, di ba? Ganun din gagawin lang mga mora.
So gani, dito, meron din ganun sa Korea. Kaya parang nahabit na lang nila. Ganun. Pero tinatangkap namin, pasok, labas. Ganun lang yun. Wag yung dibdibin, no, apogs. Mahirap yun. Kayo lang mahirap yun. Kasi pumunta kayo dito sa ibang bansa para magtrabaho, hindi makipag-away. Kaya ingat tayo lahat, no, apogs. Alright. So, dito naman tayo sa 4th verse, mga apogs. Alright, ngayon nakapagtataka. Nung nasa Pinas pa, kunti lang kinikita, napunta siya pa. Minsan pa nga, mayroon pa nga tira. E ngayon, ang laki ng pinadala. E ilang araw, ubus na. Grabe naman sila gumasta. Hindi man lang nila naisip kung gaano kahirap kumita ng pera sa ibang bansa. Yeah! Yan, mga apogs. Itong sa 4th verse na to, mga apogs. Ito talaga, minsay ko to sa pamilya, yung mga pamilya nasa Pinas. Diba, hindi ko to ino sa pamilya ko kasi okay lang ng pamilya. Ito yung lagi kong narinig sa mga kaibigan ko, yung minsan makasabay ko sa bus, magmimituhan mga Pinoy sa mga resto, yung mga kainan. Na ganun, ma-encounter ko ng mga Pinoy, minsan ganyan, magsasabi, mag-share. Na ganun talaga. Bakit daw dati nung nasa Pinas pa kunti lang kinikita, bakit nakasya pa yun? Minsan pa nga daw meron pang matera, diba? Pero ngayon medyo may kalakihan na talaga yung pinadala nila. Pero bakit maubos agad? Hihingi na naman. Kasi nga, minsan tayo mga OFW, diba? Sa sobrang ano natin, parang sabihin natin, parang naano natin sa sarili na, madali lang kikitain ang pera dito. Hindi naman yun. Kasi nga, naanuhan tayo na medyo malaki. Kasi nga dito sa ibang bansa, medyo malaki. Pag wala kang pamilya dito, pag meron kang pamilya din dito sa ibang bansa, mahirapan ka rin. Dito lang talaga, tapos yung pera natin ipadala sa Pinas. So, medyo malaking value dun. So, ang nangyari kasi, pag sobra namang laki yung pinadala mo, parang nasanay na sila na ganun. Tapos, So, pag tumaas na yung ano nila, nahawakan na pera, parang yung demand din sa sarili, sasabay yun eh. Yung demand mo sa sarili, sasabay yun yung pa-lifestyle mo, lifestyle ng pamilya mo sa Pinas, di ba? Kaya, yun. Baka yung demand sa sarili, tumaas kasi nga, buwan-buwan, medyo malaki yung ano. So, ang gagawin dun sa pamilya mo, kumbaga, dati, nag-ano lang, yung nagpo-pork lang kayo na kumakain lang kayo ng karning baboy dati sa isang buwan, dalawang beses, di ba? Ganun yung Pinas. So, ngayon, malaki na yung halos twice a week na sila kumakain. So, ganun yun nangyari, di ba? Tapos, iba na yung lifestyle ng mga kabataan. Siyempre, pag ano, bibigyan mo ng gadgets na ano, uhingin naman yun kung baka pang load. Diba, ganun yung mayayari, mga apogs. Kaya, minsan, tayong mga OFW, may mali din tayo. Dapat, hindi natin sila biglain ng ganun kalaki na ano. Kasi nga, masanay sila. Kumbaga, sa akin lang, kumano ka ng pera, pero hindi naman gano'ng kalaki. Yun lang yung mga essentials talaga, yung needs talaga, hindi yung sobra-sobra. Ano, alam mo na, sobra-sobra na yun. Kasi, siyempre,
alam, maano mo yun na sobrang yung ginagawa na sa hatpira. Kaya, hindi naman natin alam yung mangyayari next, the following days, di ba? O, isisave na lang natin yung iba, hindi natin ibigay sobra-sobra kasi magkaroon ng emergency, may mahuhugo tayo mga kapogs. Ganun yun mga kapogs. Kaya mahirap talaga, sobrang kumpiyansa lang tayo na ganito, ganyan. Kung anong ingiin bigay, kung ano yung mga okasyon, bunga tayo. Mali po yun mga kapogs kasi hindi mo na napansin na paubos na pala yung kontrata mo. Eh, paano yun? Pag uwi mo, wala ka rin maipundar. Dahil sa, yun na nga, sinanay mo yung pamilya mo na ganun. Pag may okasyon, bunga. Pag may mga hihingiin, bigay. O ikaw dito sa abroad, siyempre nangihiram ka ng pera. Ganun yun. Diba? Kaya sa atin, mga OFW, hindi rin dapat gano'n na sumbaga madali lang tayong maglabas ng pera. Yun yung advice ko sa ano, mga OFW. Hindi dapat gano'n. Kung baga magsisave tayo para may emergency, may mahugo tayo. Diba? Ganun yun mga kapogs. Sana mga kapogs may magandang ano to sa inyo, may magandang impact to sa inyo na i-share ko sa inyo mga kapogs, sa mga kababayan natin OFW. Ingat-ingat po kayo, mag-ingat po tayong lahat, alagaan natin sarili natin mga kapogs, kasi walang maipapalito pag paano na yung sarili natin. Walang nagbibinta dun sa ano, merkado, no? Para palitan yung parang spare parts, ganun. Wala. Dapat ingatan natin. Saka yung mga umiinom, drink moderately. Hindi yung dumiretso. Drink moderetso. Hirap na pag magkasakit alam mo. Lalo na sa magkaroon tayo ng problema sa internal organs natin. Yun talaga mahirap sa sobrang ano natin sa sarili, yung inaaboso natin. Kaya ingat po tayo mga pugs. Sana meron kayong napulot na aral dito mga pugs. Alright.